guys! Welcome back to my channel. Today, nandito na naman si Ate Apple mag-share sa inyo ng bago remedies. Ang remedies po natin for today ay organic na pamamaraan ng pagpapaputi ng balat. Kaya po guys, hindi na tayo magpapaligay-ligay pa. Keep on watching! Remedies natin to ay lasak na talaga namang super effective sa pagpapaputi ng balat. At dahil sila ay super mura, ay maraming nainganyo na gumaya ng ganitong remedies. At isa na ako dyan. Isa na ako sa gumamit niyan. At almost 1 month kong ginamit ang tigisang remedies na to na pampaputi ng balat na super effective po talaga at nakaka-smooth ng balat. Ngayon, ano-ano ba po yan? Nauso po ito pong dab na may kalamansi. Ngayon, malalaman po natin kung ano po ang mas effective. Kung dab at kalamansi or ito pong kalamansi with gatas. Ayan, ano po ang mas mainam sa dalawa? Ating pagkukumparahin siya, ilalagay natin sa left and right. Tigisa po sila at titingnan natin kung ano magiging epekto nito sa ating katawan. Kung sino mas effective na nakakaputi ng balat. Ayan, ngayon ibababa po natin ang camera para makita po natin ang buong detalye. Yan, dito po tayo sa right side ay dab and kalamansi. At dito naman ay Alaska and kalamansi. Ngayon, kailangan natin muna itong i-set aside muna ang kalamansi at ati po siyang yayadya din. Ito pong dalawang remedies na to ay napakaganda sa balat at napakamurang halaga, puputi ka po, hindi mo na kailangan na magpa-inject ng pampaputi dahil lamang po para tayo pumuti. Dahil lamang sa mga gantong pamamaraan ay mapapansin nyo, unti-unti po puputi ang ating balat. Ngayon, salain na po natin ng buto, ng kalamansi. Yan. Ayan. Tapos, mix po natin. Hayaan muna nating matunaw ang ating dab. Diyan ka muna. Tapos, dito naman. Naghanda po tayo ng tigli limang kalamansi sa bawat platito. At dito po ay gawin natin 7 kutsara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, mix po natin. Yan, para madurog ang sabon. Yan. Tapos, unahin po muna natin dito sa right side.
Yan, pati palad. Titingnan po natin kung ito ba ay may hapdi sa balat o ano, mas smooth sa balat o sino sa dalawa ang mas pumuti po tayo agad. Yan. Next, sa kabila naman. Parehas po silang mabango. Dito po na nanunuot ang amoy ng gatas at dito naman po sa kabila nanunuot yung amoy ng dab. At dito po medyo mas maano po siya, mas madikit sa balat ito pong dab at saka calamansi. Yan. Ulitin po natin. Yan. Anuhin din po natin yung mga siko natin, yung mga maiitim na part na yan. Yan. Tapos ngayon, tataas po natin ang camera sa face naman po natin. Babad po natin muna sila. Ito po, lagyan natin yung ating balikat. Para pantay-pantay ang puti, mamaya sa leeg naman. Yan, unahin natin dito sa kabila. Ang bango ng dab, hap lamang, hap. Bango-bango ng dab. Yan, half lamang din. Then, sa kabila. Dito naman ang bango ng gatas. Yan, pagsabay na natin.
Yan, ibababad ko po to ng mga 30 minutes or higit pa bago saka ko po aanlawan at babalik po tayo. Ngayon po, ang nararamdaman ko ay wala po masyado siyang, wala, ito po, both side, wala po siyang hapdi sa katawan. Tapos, medyo, may parang medyo may kirot-kirot lamang dito sa side dito. Parang medyo may kati-kati ng konti sa may side ng kalamansi at ng gatas. Tapos dito, wala po tayong ano, hindi ko alam kung dahil meron lang tayong pimples dito or dahil meron tayong, may pimples tayo sa side dito, kaya may ganon. Pero dito, sa side dito, wala naman kasi. Yan, wala siya yung kagaya ng mga ibang remedies na nanunuot. Yun pong dating may ginawa ko na ang datingan po niya ay parang astringent na masakit sa katawan, masakit po sa balat. Kaya kung mapapansin nyo, napakabilis ko po na nag-unlaw nun, mabilis po tayong natapos dahil nanunuot na po siya, makate. Sinabi ko rin po doon na ang datingan po niya ay parang astringent. Pero ito parang kalmado lang, parang wala kang inilalagay sa iyong katawan. Yun pa yung, add pa yung saksakan ng bango yung dab. Tapos, ito naman, amoy na gatas. Parang sarap kainin. Ayan. Ako po ay babalik pagkalipas ng mga 30 minutes at titingnan po natin kung ano po yung lambot at kung sino po sa dalawa ang mas na mabilis po makaputi. Yan. Babalik po ako mamaya. Hello guys! Ngayon po, nakapaghugas na tayo, nakapagsabon, nakapag-retouch-retouch na muli. After natin magawa to remedies na to, ito po yun nga yung sa dab. At ito naman po ay yung sa kalamansi with gatas. Ito po ay kalamansi with dab. Para sa akin, ang mas gusto ko sa dalawa ay itong dab and kalamansi. Kasi po, wala siyang katikati sa katawan. Ito po, medyo nangati-ngati po tayo ng bahagya. Pati po dito, makati po siya until now. Nilagyan ko nga po siya ng lotion. Pero parehas po sila yung kung sa nakakapute ay parehas naman din po. Pero yung pinaka parang smooth yung sa balat, ito po para sa akin, itong dab and kalamansi. Kasi ito, siguro after mga 7 days, kagaya po ng mga ibang nag-video nito, after 7 days, saka po sila pumuti. Pero dito po sa ano, ay mabilis po mag-react dito po sa dab and kalamansi. At yun nga po, walang katikati sa katawan kasi medyo makati nga po until now, yan nga po makati siya. Hindi ko alam kung bakit, pero parehas ko lang naman silang, nauna ko pa nga itong in-applyan, nakita niyo naman, itong sa dab at saka sa gatas at kalamansi. Pero parang may katikarte at parang may kirot-kirot, parang nanunurok dito po sa gawing kaliwa. Pero itong dab, wala po, smooth po siya, wala akong nararamdaman. Pero yung sa puti, parehas lamang naman din. Sa smooth naman, mas the best para sa akin itong dab. Mas malambot siya sa, kasi palibasa, dab po talaga. Talagang subok na po yan. Talagang kilalang kilala ang dab. Na pampa-smooth, ganun din lalo na yung pong mga medyo imported po talaga ng dab. Ito po ay pwede pang pang-shampoo. Tapos, pag iyong ginamit ang dab, isang anuhan nyo pa lamang ang lambot. Iba po yung lambot sa katawan kesa po dun sa mga ordinaryong sabon. Medyo expensive lamang siya ng konti, pero kung sa quality, talagang the best po dab. Ngayon, sa dalawa ang nanalo para sa akin ay yung dab and calamansi. Ito po ano, maganda rin. Nakakaputi din po ng balat at saka napakabango ng gatas. Yan po eh, katagalan eh, talagang mabisa po itong dalawang to na nakakaputi talaga ng balat. At dahil ito po eh, ginamit ko within na siguro po parang almost 1 month ko din ginamit. Pero ito pong dab, talagang ito po eh, kumbaga halimbawa ako po ay gumamit ng remedy, susunod ko na talaga itong dab ang sumunod. Mga 2 weeks or 1 month or 2 months ko siya ginagamit. Basta alternate kasi marami po tayong ginagamit na iba-ibang klase ng remedies. Pero ang hindi talaga mawawala, yung lagi kong binabalik-balikan, ito pong kalamansi and dab. Dahil talagang sobrang lambot po niya sa balat at unang-una, yun nga po, mabilis din po siya makaputi. Tapos, hanggang ngayon po nanunuot yung amoy ng dab po sa balat.
Tapos dito po, nanunot din po yung gatas, pero yun nga po ang pinaka ano ko sa kanya, yung yun nga po, medyo nanunurok sa balat, gawa po ng gatas and calamansi. Pero dito wala, as in totaling wala, smooth. Wala akong naramdaman na nangangate. Dito lang po talaga, ayan, oh, namumula na nga po siya dahil mas nanunurok-nurok po siya dito. Dito po sa ano, wala po. Wala akong naramdaman na ganun. Kaya sa competition na to, Alaska and Calamansi, tapos yung pong Dab and Calamansi, mas nanalo sa akin yung Dab and Calamansi. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. At syempre, depende po yan sa type po ng skin. Baka po yung hiyang po sa akin ay hindi naman po hiyang sa inyo. Maaaring hiyang sa inyo at hindi po sa akin. Kumbaga, iba-iba po tayo ng type ng skin. Pero para sa akin, itong mga pong Dab and Calamansi ang the best para sa akin. Yun lang po, salamat po sa panonood.